Matapos ang kasiyahan ng kampo ni Mayor Lucio Vera, makaraan siyang ibalik ng Court of Appeal sa kanyang katungkulan bilang mayor ng bayan ng Pantabangan. Binaliktad at isinantabi ng CA base sa 17 pahinang desisyon nito na may petsang June 18, 2015 ang naging kapasyahan ng Office of the Ombudsman na guilty si Mayor Vera para sa mga kasong grave misconduct at grave abuse of authority na isinampa ng 44 na permanent employee ng lokal na pamahalaan ng Pantabangan noong taong 2005. Ang nakalagay ho dito, reversing the decision, setting aside the decision, in short, dismissal. And at the same time, a permanent injunction was issued to me. So lahat po yan, katulad ng DILG, pinadalhan din namin, ang probinsya natin kay Governor, kay Provincial Administrator, sa mga ahensya po rito sa aming locality, ang kasiknan at ang first gen, at mga kapitan, na para malaman nila na natuldukan na ito sa ngayon, no? Ang kaso at yung agam-agam po ay wala na. Sana naman hindi na ma-confuse at maguluhan yung aking mga kababayan. Ayon kay Vera, pwede pa rin umapila ang kanyang mga kalaban sa kataas-taasang hukuman upang mabago pa ang desisyon ng Court of Appeals, ngunit sa ngayon ay siya ang nararapat na kilalaning alkalde ng kanyang mga nasasakupan at wala nang iba pa. Kung sakali maghahain sila ng petition, that will remain as a petition until further orders pa rin. Nakahanda pa rin kasi sa tingin ko, napakatibay po nitong aking kasong ni-reverse ng Court of Appeals dahil through the merits, by the merits po ito. Wala pong graft and corruption dito. It's a pure and simple administrative case where due process of law was violated. Matapos matanggap ang hatol ng korte, kaagad na nagpatawag ng special meeting si Mayor Vera sa mga department heads ng munisipyo at ipinagbigay alam ang kanyang pagbabalik sa pwesto. Inaasahan din ni Vera na dahil sa desisyon ng CA, ay balik na sa normal ang operasyon ng lokal na pamahalaan at makukuha na ng mga kawani ang kanilang sweldo na nabinbin ng 2 buwan sa bangko. Ang lahat po ng mga ahensya ng gobyerno na mayroong kinalaman tungkol dito, lalo ng bangko. Ang bangko kasi ang nagkakaroon ng agam-agam sa kontrobersyang ito, pero ang sabi naman sa akin, once makakuha ako ng injunction, there will be no more problem, no? They will release the funds and that they will recognize me as the mayor of Pantabangan. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa D. Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw.